Hello mga kabady! Anong kang balita na kamusta naga kayo? Sana kayo nasa magandang kalagayan. Good day mga kabadys! Nandito na ulit tayo sa ating kusina. Nagluluto nga tayo ng itlog ngayon for our breakfast. Yung isa ay sunny side up na well done. Ang isa naman ay malasado. Yan. Tapos nangangain ka kayo ng pangat. Are, pangat tayo. Pangatlong inik ng ating igadilyo. Yan. Tapos tayo nagprito ng antoyo at ng daeng. Masarap din itong ipartner sa ating almusal. At mainit na kape. Yan nga, ating binaliktad na at ating binantayan para iwas sunog. Yan na nga, ready na ang ating breakfast. Kaya din ang ihayin ang ating mainit na kanin. Hindi ni naman ay tayo ay nagpainit ng pan at ating ipapainit itong chicken adobong ating binigay ng ating kapitbahay. Atin ngang gagawing tanghalian mamaya. Inintay lang nating bumulak at kumulo at magiwahiwalay. At ready na rin yan para kainin. Dito naman sa isang pan ay nagpakulo tayo ng tubig. Nag-add tayo ng 2 tablespoons of sugar. Tapos 2 tablespoons of butter. At a pinch of salt. Ating iintayin kumulo yan. Pero inihalo na rin natin yung all-purpose flour na 1 cup. Yan nga. At ating hinalo ng hinalo hanggang sa pinatay na rin natin ang kalan. At ang purpose lang natin is para mas mag-stick together ang ating dong ginawang yan. At inilipat na natin yan sa isang malinis na mangkok para palamigin muna at iset aside. Pero parang ako'y nakulangan sa aking nagawang yan, kaya inulit ko uli ang proseso. Naglagay uli tayo ng tubig, asukal, butter, at pinch of salt. This time naman ay ating pakukuluin muna ang tubig na yan na may kasamang butter para matunaw ang ating butter at asukal. At pagkatapos niyang kumulo, saka natin ihahalo ang 1 cup na all-purpose flour na ating ginamit. At same lang sa ating ginawa previously, iko-combine lang natin yan, iko-coat natin yung harina hanggang sa mawala yung kulay puti ng harina at maging dough na parang itsurang dough. At ating iseset aside din siya for just a little minutes hanggang sa lumamig. At ahaluan natin ng tigisang itlog. Iko-combine lang natin. Pero dito sa part na to ay parang may nakita akong balat ng itlog ay hindi pala. Namuo pala siyang harina. So kailangan talaga i-mix well natin ang ating ginagawang mixture na ito para walang matirang matitigas na part at malambot lang siya all throughout. Ganun din ang gagawin natin sa kabila. Medyo nahirapan lang ako at medyo nag-stick nga siya. Kaya gumamit ako ng gloves para aking mahalo ng maigi. Pero dumidikit talaga siya kahit sa gloves. Kaya medyo patience ang kailangan para matapos nyo. Tapos ang ginawa ko nga ay pinaghalo ko na yung dalawang mixture sa isang malaking bowl. At sisimulan na natin ang paghuhulma nito bago natin i-fried sa pan. So gumamit pa ako ng spatula para hindi talaga dumikit. Dito naman gumamit ako ng metal peeler para kortehing pahaba ang mga nasabing mixture na yan. At nilagay ko sa ibabaw ng wax paper. Medyo struggle kasi madikit talaga itong dough na ito. Pero ang purpose naman yan pag naluto is soft and fluffy kainin. So, ulit-ulitin lang natin ang proseso. Pwedeng mas mahaba ang gawin ninyong shape. Depende na lang sa size na gusto nyo. Pero mas maigi nga ay mas mahaba. Dito ay ganyang size lang ang napalabas ko at nahirapan akong pisilin yung peeler na yan kasi maliit ang butas. Aking pinagtsagaan lang kasi nga ito'y paborito ng aking asawa. Dito naman, isinalang na natin sa kumukulong mantika. Deep fry ang ating gagawin. So, yan nga. Habang nag-deep fry tayo, meron din tayong ginagawa pang second batch at third batch na yung ating mixture na yan. Yan, hinalo-halo lang natin ng kaunti at nilagay natin ang apoy sa medium heat. Iniintay lang nating mag-brown yan hanggang sa hanguin na rin natin maya-maya.
Basta lagi nyo lang tatandaan na ang inyong niluluto ay dapat lagi nyong babantayan para hindi ma-overcook, ma-undercook at maiahayin nyo ng masarap sa inyong hapagkainan. So, patuloy lang nating ginawa ang mga shapes no yan habang patuloy nating niluluto itong naka-deep fry natin sa ating kalan. So, maya-maya atin na rin niyang aahunin. Pero hinintay pa natin, binaliktad pa natin yung mga ibang hindi pa masyadong ma-brown para lalo siyang maging crispy, delicious pag naluto. So, naghanda rin tayo ng ring sa kabila para patuluin natin ang mantika after nating mahango sa kumukulong mantika ay atin munang i-drain ng ayos para medyo mag-dry siya bago natin ilalagay doon sa ating ginawang sugar at cinnamon powder combination. So ito, sinalin muna natin yung second batch. So mas madali nga yung iprito kapag meron kayong nakalagay na wax paper kasi hindi siya dumidikit pag nilapat nyo sa mantika. Ito nga yung sinasabi kong mixture ng asukal at cinnamon. Habang mainit, dapat pagkatulo, inyong ilagay kagad dyan sa mix, sa asukal na mix na yan at cinnamon powder para dumikit dyan yung ating toppings sa ibabaw. So yan na yung ating first batch na finished product ng churros. Napakasarap talaga niyang merienda. So ito na nga, medyo mapula na yung second batch. Atin na uling din rin at pinatulo ng sandali at nilagay na naman natin yung ating pangatlong batch na lulutuin. Yan lang ang proseso ng ating pagpiprito. So dahan-dahan kayo, iiwas kayo sa mantika kasi sobrang kumukulo talaga yung mantikang yan. Pwede kayong mapaso tapos hanggat mainit, gaya ng sinabi ko kanina, kailangan nyong i-coat ng asukal. So ito na yung ating finished product ng ating churros dessert for now. So pwede na tayong magmerienda after natin kumain. Sana makagawa din kayo ng ganito. Isang magandang araw sa inyo mga kabadis. Welcome back uli sa aking channel. Halina at samahan niyo uli ako kumain ngayong araw. Meron tayo dito ng kinainit na chicken adobo from our friend, syempre. Tapos yung tira pa natin higadilyo. Hindi pa nauubos. Tapos ito yung ating ginawa for today na churros na dip sa cinnamon powder with sugar. Let's taste this later. So guys, bago ang lahat, thank you Lord for this food that we about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. Salamat po Lord sa biyayang ipinagkalob niyo po uli. So paano guys, simulan na natin. Unahin muna natin itong pinainit ng chicken adobo na galing sa kapitbahay. Shout out pala sa nagbigay nito. Kuya Ryan at Ate Ronnie. Sobrang thankful kami at ilang araw kami hindi nagluto. Ay, kaming inubos lahat ng inyong pasyaron. Salamat pala guys. Tapos syempre, papartneran natin ang bahaw. Halina kayo guys, kain na rin kayo. Unang tikim. Malasa yung kanilang chicken. Mukhang minarin dito ng mga ilang araw na nakababag. Pag pinarta nyo sa bahaw, medyo dry yung pagkakaluto. Ganyan luto ang gusto ng aking wife. Hindi masabaw. Tapos nasuot sa laman ng manok ang lasang lasa. Adobo. Kaya ano pang hihintay nyo guys? Kain na rin kayo. At mag-subscribe kayo dito sa aking channel, ang Seprao TV. Tapos ito kaninang umaga, nagduto tayo ng daing. Nabili lang natin dito. Sa katuyo, ito yung natira. May tayong suka dito. Sinaw-saw lang natin ganyan. At payahalo na rin uli natin sa bahaw. Tapos ang daing.
Lagyan natin yung sulupa. Panalo. Bagay na bagay ang tuyo at daing sa sukang may kaunting paminta at asin. Pwede nyo huwag nilalagyan ng asin. Maalap na pala itong ating tuyo. Tapos ang ating ugadilyo hanggang ngayon hindi pa nauubo. At yung nauubusin ito ngayong araw. At hindi na ito pwedeng i-rep. Masisira na. Hindi ko makakayang ubusin ngayong milk ko. Baka mamaya kaya na natin ubusin. Shoutout sa inyong lahat dyan sa Pilipinas, Nuno. Sana kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Paan niya kayo? Adobo chicken, higadilyo, tuyo at daing. Grabe ka pa. Siyempre, papaklaring rin ng water. Everyday, dapat kayo nainom ng maraming water. Yan yung chicken. Napaka-tender. Ang gambo. Grabe ka sarap. Kaya na kayo. Masarap yung may parting mabalat eh. Mabuto. Actually, unhealthy. Kung wali nang masarap, yun ang bawal na. Diba yan? Basta, nakakain kayo, nakatikin kayo, huwag nila susubukan. Para hindi kayo samain. Kain na rin kayo mga kabagay. Kaya nga kain kanay, ubus na. Tadami pang ulam. Ang kaya. Sarap. Akami sa mga galing pagkain. Buti nila may nabibilhan dito ng mga iba. Kaso lang malayo. Kaya sadyang yung sasadyain. Kaya kayo makakain. Sarap. Wala. Puso. Pero ikaw. Wala ita. Hindi natin ito ubusin. Yung mga nasira. Hindi kasi na perfect. Kalaman mo. Perfect sa buhay. Nakakaut yung asukan na nasira naman. Ang dawag niya ay churros. Good, good snack ito. Lambot. Kung dapat, ang itsura niya gato kahapa na may cotton na puwib. Kaso nga hindi na perfect. Hindi ba yan? Kakainin pa natin yan. Lambot. Lokal na rin kayo nito. Good snack. Kaya ubusin ito. Tapos, simple ang ating natirang milan. Atin ang uubusin. Masana. Hindi kaya. Sarap. Sarap talaga ang kumain. Prutas, gulay, mga masustas niya. Matatamis, konti-konti lang. Geta-geta. Para maaalat. Pero pwede. Milon kayo dyan.
Chef Rob. Tawag dito, may nagbigay galing sa Pilipinas. Ang dami, oh. Nakakamiss kumain eh, mga galing sa Pilipinas sa pagkain. May choco macho pa, oh. Oh. Ito, paborito ko, bang. Saka ito, Alibaba. Ito lang natin kakainin. Bangos lang. Isa lang. Pampatanggal umay. Pausaw natin sa suka. Ito ba? Pwede yung ulam eh sa kanin. Hmm. Salamat pala sa nagbigay nito. Trabaho ni Abe. Shout out sa iyo. Hmm. O paano guys? Pabos na uli tayo. Salamat sa pagsama sa akin habang nakain. Sana kayo nakakain na din lahat. Don't forget to like, subscribe, and share my channel, Chef Rob TV. Have a nice day, everyone. God bless us all. See you soon. Bye-bye.